Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang constituency meeting idinaos ng Mindoro Islands Mission. Retreat and prayer conference naging pagpapala sa ministerial couple sa Palawan Mission. Central Sorsogon District Pastor itinalaga bilang ganap na ordinadong pastor sa Southern Luzon Mission. Mga mag-aaral sa Northern Luzon Adventist College pinangunahan ng Voice of Youth sa Kasilagan Santo Tomas, La Union. South Occidental Mindoro 1 District at mga Adventist missionary muling binisita at nangaral sa mga katutubo sa Sitio Mantay. Love and Hope Media Ministry nagsagawa ng medical mission sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Gift Giving and Feeding Program ipinaglingkod ng Metro San Pablo District 2 sa mga mag-aaral ng Santa Maria Magdalena Elementary School. Ika-33 anibersaryo masayang ipinagdiwang ng Lipa Center Seventh-day Adventist Church. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Idinaos ng Mindoro Islands Mission ang kauna-unahang constituency meeting nito bilang ganap na bagong misyon sa teritoryo ng North Philippine Union Conference. Ang mahalagang pagpupulong na ito ay katuparan ng matagal ng panalangin na magkaroon ng tanggapan ang mga Adventista sa probinsya ng Mindoro. Kilalanin ang mga magsisipaglingkod sa bagong misyon sa balitang may pag-asa ni Jeremel Joy Tanyedo. Kauna-unahang constituency meeting ng Mindoro Islands Mission matapos itong italaga, isinagawa dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Ginanap ang makasaysayang constituency meeting na ito noong 11-13 ng Enero taong kasalukuyan, kung saan mahigit 160 official delegates mula sa 131 churches sa probinsya ng Mindoro ang dumalo rito. Kasama ang ilang mga bisita mula sa Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference at South Central Luzon Conference. Una ay matapos na may paunawa, may bigay sa amin ang schedule na magkakaroon ng first constituency meeting. Nag-usap kami ng mga leaders sa MIM at sa pagkakaisa namin ay aming na pagkasunduan na ito ay maganap. Dito sa lugar ng San Roque Seventh-day Adventist Church, sapagkat ito ay isang lugar na kung saan alam namin accommodate ang ating mga delegates galing sa mga organized churches sa dalawang probinsya. Sa pangunguna ni Pastor Gerardo Cajobe, NPUC President at sa gabay ng ating Panginoon, na ihalal ang mga bagong leaders na mangunguna sa Mindoro Islands Mission. Kinilala si Pastor Danilo Fiecas bilang MIM President, Pastor Neptale Fofue, MIM Executive Secretary, Brother Roland Fabon bilang MIM Treasurer at ang ilan pang mga maglilingkod sa misyon. Ako ay natutuwa na ang Mindoro ay maging full-fledged recognized mission ng ating North Philippine Union Conference. Nice kong hamunin unang-una ang ating mga leaders sa misyon, ang ating lahat ng mga pastors, na tayo ay maging halimbawa sa kabanalan at ating ihanda ang mga kapatid sa pakikisangkot sa banal na gawain at sa pagbabalik ng ating Panginoon. Napuno nga ng kasiyahan ng bawat isa sapagkat ang matagal ng panalangin ng bawat miyembro sa probinsya ng Mindoro ay naisakatuparan na. Ang kanilang panalangin, sa kanilang paghayo, patuloy na pagpapala at gabay ng Panginoon ang sumakanila at mas lalo pang lumago ang Mindoro Islands Mission. Tunay na ako ay lubos na natutuwa at nagagalak na maging kabahagi na masaksihan ko ang matagumpay na first constituency meeting na sinagawa dito po sa isla ng Mindoro. Bilang manggagawang kaguruan dito po sa Mindoro ay lubos ang aking kagalakan na matagumpay na maisagawa ang unang constituency meeting.
Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Naging pagpapala sa mga pastor, kanilang mga asawa at mga manggagawa ang idinaos na Ministerial Couples Retreat and Prayer Conference ng Palawan Mission. Ito ay ginanap sa Tagkawayan Beach, Puerto Princesa City, kung saan ang mga nakapaloob na programa at activities doon ay nagdulot ng bagong inspirasyon sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. Si Angeli Magluyan Ricarte para sa Balitang May Pag-asa. Bilang paghahanda sa panibagong taon ng paglilingkod, ang Palawan Mission ay nagsagawa ng Ministerial Couples Retreat and Prayer Conference na may temang Priorities of Faith. Ito ay sinagawa dito mismo sa Tagkawayan Glamping Inn Facility. Tunay na naging makabuluhan para sa bawat mag-asawang dumalo ang Palawan Mission Ministerial Couples Retreat and Prayer Conference na ginanap noong 3 hanggang 7 ng Enero taong kasalukuyan. Ito ay naglalayong mapalalim at mapalago ang pananampalataya at pagkakaisa sa mga manggagawa. Ang Ministerial Couples Spiritual Retreat at Prayer Conference ay taunan natin sinasagawa ito. Ito ay isa sa mga venue kung saan ang ating mga manggagawang pastor kasama ang kanilang asawa ay nare-re-energize sa spiritually, lalo na sa pagharap ng mga challenges, lalo na sa taong ito. Nagkaroon ng palaro gaya ng beach volleyball at iba pang group activities. At bilang pagpapahalaga din sa spiritual na aspeto ng buhay, nagkaroon ng early morning devotional, midday devotional at evening devotional. Ang mga tagapagsalita, kabilang si Dr. Pavel Sobkov, Propesor ng Adventist Institute of Advanced Studies, ay nagbahagi ng napakahalagang mga pananaw sa pag-navigate sa mga hamon sa paglilingkod sa Diyos at buhay mag-asawa. Yung aking natutunan ngayong couples retreat na ito ay isang pasasalamat na napagtanto ko na napakahalaga yung interpersonal relationship. Gaya ng bonding ng mga manggagawa, pamilya. Ang bawat dumalo ay nagkaroon din ng pagkakataon na maranasan ang kedush, isang pagpapakita ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa Diyos para sa kaloob na araw ng Sabat. This is really my first time to attend the Ministerial Couples Retreat. At ang saya, ang sarap sa feeling na makarinig ka ng mga bagay-bagay na essential para sa isang pamilya ng pastor o bilang asawa ng pastor. Ang sarap din sa feeling na makarinig ng mga payo, advices na galing sa mga leaders kung saan applicable sa araw-araw na pamumuhay ng mga pastor at asawa ng pastor. And I'm so blessed for the retreat. Layunin ng programang ito na ang bawat isa ay magkaroon ng malusog na ugnayan na magsisilbing kasangkapan upang ang mga manggagawa sa tulong ng bawat isa ay magkaroon ng kakayahan na humarap sa mga hadlang at hamon sa buhay sa patuloy na pagtupad sa kanilang mga sagradong tungkulin. Mula dito sa napakagandang baybayin ng Tagkawayan Beach, Puerto Princesa City, ako po si Angeli Magluyan Ricarte, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Puno ng saya at pasasalamat sa Diyos ang ordination service para sa isang pastor sa Southern Luzon Mission. Ang ordination o pagbubukod kasi ay isang mahalagang yugto o milestone sa buhay ng isang manggagawang pastor ng Seventh-day Adventist Church at ito'y kinapapalooban ng mga importanteng bahagi sa kanyang paglilingkod. Kilalanin ng bagong ordinadong pastor sa Balitang May Pag-asa ni Catherine Rafalio. Thanksgiving Fellowship and Ordination Service ni Pastor Gregorio Olivan III ang sinagawa dito sa Sorsogon City. Ito ang aking ulat. Ang isang ibinukod na ministro ay isang taong pinahintulutan ng simbahan o iba pang relihiyosong katawan, karaniwan ng isang Kristiyanong dominasyon na magsagawa ng iba't ibang espiritual na gawain tulad ng pagbinyag, pagkasal at higit sa pangkalahatan ay nagbibigay ng espiritual na patnubay sa lokal na komunidad. Ang buong distrito ng Central Sorsogon ay masayang dumalo at pinangasiwaan naman ang pamunuan ng North Philippine Union Conference at Southern Luzon Mission ang nasabing espesyal na pagbubukod kay Pastor Gregorio Olivan III.
Ako'y lubos na nagpupuri sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, lalo tigit sa araw na ito na ako po ay bago ordina. So, ako'y nagpapasalamat sa kanya sapagkat ginabayan niya ako sa aking paglilingkod. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At ngayon, ako po ay naitalaga sa harapan ng Panginoon. Ako po ay maglilingkod sa ating Panginoon ng may pagtatapat sa kanyang banal na gawain at patuloy na maglilingkod sa kanyang gawain hanggang habang kami ay may buhay at may lakas at hanggang sa dumating ang ating Panginoong Diyos ay aming ialay ang aming buhay sa banal na gawain ng ating Panginoong Diyos. Isa din sa mahalagang parte ng paglilingkod ng isang pastor sa distrito ay ang suporta ng kanyang asawa. Bilang kasama sa buhay, batid din ni Ma'am Angel Olivana ang kanyang mabigat na misyon kasama ng kanyang asawa. At ako din po bilang kanyang asawa ay itinalaga sa araw na ito na maging kasama niya sa paglilingkod na ito. So bilang asawa ng pastor ay aking gagawin na aking tungkulin sa aking asawa at sa lahat sa ating Panginoon. At ipinapangako ko na susuportahan ko siya bilang kanyang asawa sa paglilingkod na ito. I will go with my husband. Well, ang ordinasyon o yung pagbubukod ng isang manggagawa, ito ang pinakalundo ng kanilang pagkatawag at pagkilala ng iglesia sa kanilang kakayanan at maging sa kanilang dedikasyon sa gawain ng Panginoon. Kay Pastor Greg, bilang bagong ordinado, ang aking patuloy na idinadalangin kung paano ang dedikasyon niya sa gawain sa pasimula ng kanyang paglilingkod, ito nawa ay magpatuloy at lalo pang maging mainit siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa mga distrito, hindi po kayang gawin lahat ng ating pastor ang gawain kung wala po ang inyong pakikisa. Kayo ang siyang magiging katuwang para ang gawain ay mapabilis ang pagpapatupad at pagkatapos nito. Pagkatapos ng seremonya ay masayang na isagawa ng bagong ordinadong pastor ang unang pagbibinyag bilang pagtugon sa kanyang gawain. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon na siyang naglalagay sa bawat isa sa mataas at mahalagang paglilingkod. Mula dito sa Sorsogon City, baluwarte ng Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Isang linggong Voice of Youth Revival Series o pag-aaral ng Salita ng Diyos ang isinagawa sa Barangay Kasilagan, Santo Tomas, La Union. Ang nasabing Voice of Youth ay pinangunahan ng mga mag-aaral mula sa Northern Luzon Adventist College at matagumpay na naghatid sa mga tao na tanggapin si Kristo at magpabautismo. Ang balitang may pag-asa ay ihatid ni Leia Shane Louie. Ang Northern Luzon Adventist College ay kasalukuyang nagkakaroon ng Voice of Youth sa iba't ibang panig ng North Philippine Union Conference at isa na nga dito ay ang lugar ng Kasilagan. Ang naturang programa ay naisakatuparan sa pangunguna ni Pastor Arnulfo Castillo. Ang Voice of Youth Revival na ginawa namin sa Kasilagan ay isang pamamaraan namin para sa gawang manumbalik ang mga nauna ng mga nabinyagan. At eventually, ang direction talaga namin ng taong 2024 ay para ma-organize na company at eventually sa church. Bago yung nais naming magdagdag ng mga miyembro, palakasin ang mga existing church members at pagkatapos noon mag-prepare ng mga leaders. Bago pa man magkaroon ng revival program, nagkaroon muna ng dental at medical missions sa Kasilagan sa tulong ng mga medical professionals at third-year nursing students mula sa NLAC. Bilang preparasyon ng Voice of Youth, plano ang team na magkaroon ng vital sign check. Pero sa hindi inasahan, naging medical and dental mission ito. At ang pagpapala at pondo ay binigay ng Panginoon sa tulong ng ating mga kapatiran. Na isakatuparan ang VOY Revival and Evangelism at meron tayong bunga, meron tayong isang reclaim at 5 bagong binyagan. At ang plano ng team ay magkaroon ng nurturing this year, 2024. Ang gabi-gabing pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagbunga ng 6 na tumanggap sa ating Panginoon.
At ito ay panimula pa lamang sapagkat ang VOY team sa pangunguna ni Mico Ancheta ay magpapatuloy sa pagbabahay-bahay upang maipalaganap ang magandang balita sa lugar ng Kasilagan. Noon ay nagtatrabaho ako ng Sabado, ngayon hindi na. Mga pagkaing bawal dapat iwasan. Iwasan ko na rin nagagalit sa mga anak ko. Iwasan ko na rin makipag-away sa asawa ko. At tumulong sa gawain ng simbahan. Sana magawa ko ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang pakiramdam ko na po ngayon ay masaya at mas malalapit ko pa sa Panginoon ang aming buong pamilya. Ang dating gawain ko po ay tumatambay at naglalaro ng ML at nakikibasketball. Hanggang sa isang araw, niyaya po akong nakakinina na makisamba sa Adventist Church at nagkakaon ng Voice of Youth dito hanggang sa naturuan ako ng salita ng Diyos at isinuko ko ang buhay ko sa Kanya. At bilang bagong nabinyagan, sisikapin ko pong magbasa ng Biblia at ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa kabuuan, ang Voice of Youth Evangelism Revival sa Kasilagan Santo Tomas La Union ay isang malaking tagumpay. Ang layunin na maibalik ang mga nauna ng nabinyagan at mapalakas ang kanilang pananampalataya ay nagtagumpay ang pagtutok sa espiritual na aspeto at ang pagsasagawa ng mga pangangaral at aktibidad para sa kalusugan ay nagdulot ng pagbabago at inspirasyon sa mga kabataan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Leia Shane Louie para sa Hope Today NPUC News. Mahigit 8 oras na hiking sa bundok ang masayang karanasan ng mga Adventistang mula sa South Occidental Mindoro 1 District upang mabisita ang mga kaibigang naninirahan sa Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, Bayan ng San Jose. Kasama ang mga misyonero, sila ay namalagi doon upang maglingkod at dalhin ang magandang balita ng Ebanghelyo sa mga kaibigang katutubong buhid. Si Myra Jim Tanyedo ang may hatid ng balitang may pag-asa. Muling inakyat ng mga kapatiran mula sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 kasama ang mga sulads at 1,000 missionaries ang Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose Occidental Mindoro para ibahagi ang salita ng ating Panginoon sa ating mga katutubong buhid. Bagamat mahigit 8 oras ang kanilang nilakad upang marating ang sitio, hindi naging hadlang ang pagod na kanilang naramdaman upang magbigay ng kasiyahan sa mga katutubo at maghatid ng pag-asa at pagmamahal mula kay Kristo. Tutuusin, parang sa edad ko na 46 ay ang hirap lakbayin ang 10 oras na paglalakbay patungo dito sa Mantay. Sa pagdating ko dito, masaya. Ang aking puso ay talagang masasabi kong parang ang lapit-lapit ko sa Panginoon. Pagpunta ko dito, naramdaman ko talaga kung gaano kabuti ang ating Panginoon at talagang parang ang lapit-lapit ko sa Kanya sa mga oras na ito. Kumbaga sa madaling sabi, parang muli akong ipinanganak sa Espiritu. Hindi sa laman sapagkat ako'y 46 years old na, ngunit sa katotohanan at sa pag-ibig ng ating Panginoon, pakiramdam ko, I am reborn. Sa loob ng 7 araw na pangangaral, sila ay nagkaroon ng iba't ibang mga aktibidad katulad ng ilang mga palaro, pagpapakain at sila din ay bumisita sa iba't ibang mga bahay kung saan kanilang nakita ang mga kultura ng buhid at higit sa lahat sila ay nagkaroon ng gabi-gabing pagpupulong upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa dahil sa Panginoon, sila Pastor Ayoloy pa rin nagsusuporta sa aming sitio. Maraming namin natutunan dahil kami kinilang nagtuturo sa ang Panginoon ay nagpapakita ng kabutihan sa bahat isa sa amin, katulad sa amin katutubo. Bunga ng pangangaral, 4 ang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag. Pinangunahan ito ni Pastor Dan Calvin Fecas kasama ang mga kapatiran sa iglesia sa Sitio Mantay. Sa kabuuan, mas lalong pinagtibay ang pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga kabataan from Zoom 1 na kapagbahagi, especially sa spiritual na aspeto ng sa bawat isa sa amin. Ito ay napakalaking tulong. Lalo-lalo na sa aming missionary, sa mga sulad, at especially sa mga mamamayan dito sa sitio na mas maboost yung aming relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng programa
at mas mapalapit ang aming paniniwala or faith sa Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Medical and dental mission ang paglilingkod na masayang isinagawa ng Hope and Love Media Ministry sa Barangay Ibabang Pulo, Pagbilao, Quezon. Ang Hope and Love ay isang Adventist online ministry na aktibong naglilingkod sa pamamagitan ng mga pangaral sa internet at evangelistic meetings. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Rowena Manalo. Sa pangungula ng Hope and Love Team, isang online ministry, idinaraos sa isang medical mission bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang 30th anibersaryo. Sa nakalipas na mga taon, naging aktibo sa ministeryo ang buong Hope and Love Media Ministry. Di lamang sa mga online na mga programa, kundi pati na rin sa face-to-face na program katulad ng crusade, pagdadalaw at itong medical mission. Ang Hope and Love ay isang online ministry na kung saan ay mayroong layuning maabot ang maraming mga tao upang maakay magkaroon ng patuloy na koneksyon sa ating mahal na Diyos. At mithiin din po ng ministering ito na suportahan ang misyon ng ating iglesia. Ngayon ay nakita natin dito ang kabutihan ng Diyos sapagkat ako personally ay natutuwa, nagkaroon ng kagalakan, pagpapasalamat sa Diyos na naabot natin ang mga kaibigan dito sa ating pinagdausan ng ating medical and dental mission. Ito pong experience na ito ay isang fulfilling na experience para sa akin kasi nakatulong po ako sa mga tao po dito. Sa pagtingin po ng mga bata, na ibahagi ko rin po sa kanila yung magkaroon po silang mabuting lifestyle. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng oportunidad, pribilehyo na makapaglingkod sa ating kamamamayan. Mahalaga na ang ating ginagawang ito na medical, dental, at iba pang services bilang bahagi ng pagpapabalita, ang medical ay alam nating right arm of the gospel. Kaya bilang mga alagad ng Panginoon, miyembro ng kanyang church, ay tinatanaw natin na isang pribilehyo ito at pagkakataon upang ang Panginoon natin ay ating maitaas. Ang komunidad ng Ibabang Pulo ay buong pusong napaglingkuran ng serbisyong medical, dental, kairo, karada, at libreng gupit ng buho. Malaki po. Dahil kung ganitong medical mission ay syempre, hindi na po namin kailangan pumunta ng bayan, lalo na kami tapos sa pera. Ang malaking tulong po talaga. Yes, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat napakalaki po nito na naitulong sa amin at sa mga kababayan natin na naninirahan po dito sa Ibabang Pulo. Ito ay bahagi ng pagpapasalamat ng Hope and Love Family sa mga sumusubaybay, nanonood at nakikinig at sa patnubay at gabay ng mahal na Panginoong Diyos. Mula rito sa Barangay Ibabang Pulo, Pagbilao, Quezon, ako si Rowena Manalo, naghahati ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nasa 200 mga bata sa Santa Maria Magdalena Elementary School ang masayang pinaglingkuran sa gift giving and feeding program na hatid ng Metro San Pablo District 2 Adventist Community Services. Nakatuwang nila ang daluyan ng Pag-asa Foundation sa pagpapakain at pamimigay ng mga regalo sa mga batang mag-aaral doon. Si Neil Joseph Ramos para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning maabot na magandang balita, ang lahat ng mga barangay ng lungsod ng San Pablo at sa matinding pagnanais na may bahagi ang hindi matatawarang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon, nagsagawa ng isang gift-giving program dito sa pampublikong paaralan ng Santa Maria Magdalena. Sa pagtutulungan ng Adventist Community Services ng distrito ng Metro San Pablo 2, at nandaluyan ng Pag-asa Foundation na paglingkuran ang humigit kumulang 200 ng mga estudyante ng paaralan sa pamamagitan ng feeding program at gift giving. Masaya po ako na nagkameron po ng ganitong programa sa amin at sana po marami pa pong bata ang mabigyan nito. Masaya din po ako dahil nakatanggap po ako ng mga regalo at pagkain. Sana po maulit pa po ito. Maaari nating sabihin na ang bawat bata o mag-aaral sa lugar na ito
ay nagkaroon ng ibang uri ng karanasan na maaaring ibahagi at ang pagtanggap ng munting regalo ay nakakapaglikha ng positibong pakiramdam at nakakapagdagdag ng sigla sa koneksyon ng kapwa nila. Ang ganitong event or program po ay malaki po ang itutulong nito sa aming paaralan. Kasi meron po kaming mga iba't ibang proyekto na nangangailangan po ng stakeholders na makakatulong po namin upang makamit po namin yung mga layunin po namin at para po sa ikauunlad, kaayos at ikayabong po ng ating mga mag-aaral. So, meron po kaming Project MKP3 na kung saan po yung mga magulang at komunidad. So, kayo po ay kinukonsider namin as part po of our community. So, magulang at komunidad, partners sa pangangalaga ng mga bata sa paaralan. Laking tulong po itong gawain na inyong isang gawa. Nakasaan na karoon po kayo ng gift giving and feeding program. Alam naman po natin na sa isang public school, majority po ng mga bata ay talagang walang-wala, minsan wala po silang baon. Kaya napakalaking tulong po ang binigay mo pong activity na ito na feeding program. Tunay na ang pagbibigay o pagbabahagi ay nagkakaroon ng mabuting dulot sa nagbigay at tumanggap. Sa pagkakaroon ng mabuting relasyon at koneksyon sa bawat isa. Mula rito, Santa Maria Magdalena Elementary School, San Pablo City, Laguna, layunin magatid ng May Balita May Pag-asa. Ako po si Joseph Dorado Ramos, nag-uulat ng maigit na balita para sa Hope Today and PUC News. Masayang ipinagdiwang ng Lipa Center Seventh-day Adventist Church ang 33rd anibersaryo nito. Ang kanilang anniversary celebration ay napuno ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kanyang pagpapala at pangunguna sa kanilang mahigit 3 dekadang pagsamba at paglilingkod. Ang balitang may pag-asa iyahatid ni Ralph Asher Abihay. Pananabik, kasiyahan at puno ng pag-asa, ito ang makikita sa mga mukha ng mga kapatirang Adventista ng Lipa Seventh-day Adventist Center Church sa kanilang pagdaraos sa 33rd anniversary ng pagkatatag na may taimang Be Like Jesus. Ang pagdiriwang ay nagpakita ng kabutihan ng Panginoon sa Iglesia simula sa itinatag ito noong 1990 sa pangunguna ng mga masisipag at matatiyagang mga pioneers at leaders. Naging masigla ang mga kapatiran sa pakikisangkot sa mga krusada, Brand Sabbath School, Vacation Bible School, Medical Mission at iba pang mga gawain sa Nansunad Lipa at mga kalapit bayan nito. Ito ang naging dahilan upang patuloy na lumago sa bilang ang mga miyembro at makapagsimula ng mga pulutong at simbahan. Ako ay labis na natutuwa at nagpapasalamat ng marami sa Panginoon na ang Iglesia ay nakarating ng 33 mga taon. At ito ay patuloy niyang ginabayan, pinagpala sa lahat ng aspeto ng gawain ng Iglesia at ng buong kapatiran. At ang Iglesia ay patuloy na naghahangad at nagpapanukala na ipagpatuloy ang gawain ito. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Isang kagalakan at isang pagpapala ito sa bawat isa at lalo na po sa akin. Marami po akong naranasan na tunay na kung wala po ako sa pananampalataya ay baka po kung ano na ang nangyari sa akin. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ang buong araw ng Sabat ay nabalot ng selebrasyon papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng espesyal na tampok na kaangkop sa kanilang temang Be Like Jesus. Musika mula sa benchmarkers, mga awitan sa pangunguna ng The Echoes, isang mensahero ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Lanunzira mula sa bansang Myanmar at kasalukuyan na nag-aaral ng doctorate degree sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Ang nagbigay ng inspirasyon sa mga kapatiran ng kalagahan ng paglakad tulad ni Kristo habang tayo naghihintay sa nalalapit niyang pagdating. So today, the main message of this sermon that I prepared is in the life of Jesus, we can see there are three elements that we can see the footstep Jesus left for us, the three examples. The first one is a life of prayer. The second one is preaching, which is sharing the gospel. And the third one is healing ministry, which is reaching out people. Isang maligayang pagbati ng inyong pagdiriwang ng pagkatatag ng Iglesia na nagdiriwang ngayon ng 33 mga taon ng kabutihan ng Diyos. Maligayang kaarawan ng pagkatatag ng Iglesia ng ito. Maraming salamat. God bless.
Bilang bahagi ng espesyal na okasyon, nagsagawa ng paglilingkod ang komunidad ang mga kapatiran sa pamamagitan ng itinayong community pantry, libreng pagkain at aklat ang nakalatag at pinamahagi sa sino mang nangailangan nito. Tunay na ang pagmamahal siyang naramdaman sa buong araw ng selebrasyon. Purihin ng Panginoon sa kanyang kaputihan sa iglesyang ito. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Ralph Asher Abihay, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradio ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPUC News.